Constantine number 16. Dina number 2. Constantine Cleto. Ay, si Steph B. Sige na sa kayo. Okay, with the top notchers. Kaliwat kanan. The other side. Diyan pala na to, beauty. Green. Palapakan natin, palapakan natin. And with the dean, please. And the assistant dean, kasama sumahan niyo sila. Ikaw sa left side. Thank you for taking time. Pwede na pumunta dito. Faculty, kasama natin. So graduate na kayo. Bakit na matitikman niyo yung sambulig? Ah, ito. Humabol yung nam isa pang top notch. Halika, halika. Congrats. Congrats. Anyway, thank you, Kendi. Association pa sa mga professors. Thank you. Top notcher. Okay. Really trying to extend more assistance. Anyway, graduating na kayo. You're, I mean, graduate na kayo yung mga kamag-anak nyo, kilala nyo, will benefit with yung programs of the city in extending financial assistance their economic challenges every month. Alam mo naman ang buhay estudyante, engka, pumasari, inanga. mahirap talaga. But be that as it may, your city government nowadays will address cushion the effect of economic challenges respectively as our individual estudyante ng PLM at saka UDN. Your president a while ago was in the meeting. I think we're gonna launch it within January 20. Testing na kung may bisa ba yung programa natin. We passed the law months ago, trying to be nagiging masinop ang siyudad ninyo. In fact, I have another good news for you. I just received a report of our performance to income generating ops for the past 20 days alone. Way beyond from the pass in terms of performance ng mga incomes natin. Kaya pag ito nagtuloy-tuloy, mas marami pang magagawa ang siyudad. You have to be patient with your city government with all the services that we're providing. Kasi ngayon pa lang nagre-recover. So far naman, trying to do our best. And you know, you passing the board examination is good enough already for the people of Manila. Because yung taxpayers' money was not put into waste producing professionals. But more so with top notchers. Leading the board, it's a countrywide data, and we are leading as PLM. And always remember, PLM is the North Star of pre-tertiary education owned and run by local government unit. Yan mga nakipamantasan lungsod ng Makati, pamantasan lungsod ng Pasay, Malabon, and all other local government pre-tertiary education, it's simply because of PLM. Diyan nagsimula ng PLM. Kaya sasabihin nyo sa mga kakilala nyo mag-aaral na especially nowadays, nasa radar namin yan. Housing, healthcare, education. Three basic foundation of
give you back dignity to the lesser fortune. But you will not be perfect, make mistakes, maybe failures in life. You also will face that along the way when you're now part of the private practice in society. But challenges gives you lesson to learn. And painters gives you you know, room for improvement. Don't take failures as a negative form. There's always two sides of the coin. Depends on the perspective of sa buhay. And I'm happy that the institution, through the leadership of your board of regent and the president of the school, is and the deans, the teachers, the professors, the non-teaching personnel are doing their best. Sana, magtuloy-tuloy lang. Tapos mga ngailangan kami ng katulad ninyo. Ang dami kong kailangan nurse. The city of Manila is hiring. Yes, we are. More so, we're about to finish the proposed 10-story fully air-conditioned hospital of Manila. The other facilities will be converted specifically for PLM College of Medicine, so including the nursing. So we'll free up space in PLM. So naturally, we can accept more students from other, in terms of numbers, other colleges in PLM. More space. More teachers and more students, okay, more scholars. Okay, yung mga school, di ba? Pasok ko lang eh. Scholars ang bayan. Or mga school at scholars. But I'm happy. Rest assured, if you do better, in return, we'll do our best to be better. 100% passing rate by the audience. Yay! Pagiging masinop ng siyudad, ng city government, hindi na papariwala. May pinupuntahan pala. Sayang, hindi nyo na makikita yung in next few weeks, magandang underpass. Kung mapapansin niya, dinidevelop na yung underpass to make it more safe and more mas maliwalas. Pagka gusto niyo sa pamahalaan, magkabisyo lang kayo. Mas nag-ahir ako, nag-ampal na kami naman. Sabi sa inyong nurses kasi reinforcing the healthcare by providing more professionals in the field. Kasi kulang pa. Ang dami ng hospital. Anemia. Well, I cannot blame you if you go abroad. Good for you. But don't worry. I'll try to find ways make it your abroad dream is just an option because there's available here. Approach na gagawin namin. Maganda naman mag-abroad. Wala akong issue dyan. Don't worry about it. I will not take it against you. Especially kung wala naman kami may offer. Yeah. Diba? Mamagalan pa kami. Unfair naman yun sa sinunog yung kilay. O sa pagkahaba-haba ng panahon, pagkaharap. Gusto nila, sir, sa OE? Oo, yan. Atong talaga, ang daming yun. I've been promoting to create vacuum. What disease ang nagmas nila, sir? What the two nagme-medicine? Ah, talaga? Opo. Libre naman din ang medicine sa atin, halos. Wala naman na sila halos mga, kumbaga, comparatively speaking, yes, to sir. Private
institution talaga na almost free. Almost free. Good. Okay, thank you very much for your time. I'm honored, you know, first time produkto ng pila na punta rito on their own. Oh, first time ba? Sabi sila sa akin na pwede bang magpunta kay Melo, magpasalamat. Magpasalamat kay mamaya. You have Facebook accounts, no? Magpasalamat kayo. With all honesty, magpasalamat kayo sa Diyos. Salamat kayo sa school. And sa office and teachers. Pagkatapos ko, salamat kayo sa magulang. Ito, pinaka ang topic. Salamat kayo sa taong bayan ng Manila. Kasi pera nila yun. Hindi pera kami yun. What you just received, you're going to enjoy in your professional career life is the courtesy of the people of Manila. Not the Manila. We're just trying to, your president, your deans, teachers, trying to put the ilaw sa lalakaran niyo. But we're not there. Hindi kami ang bubuhat sa inyo. Kayo ang maglalakaran. Kami lang yung magpapaliwanag. Yan ang trabaho. So we will thank the people of Manila. And I think they will appreciate it. Nandito rin po, Mayor. Ako dito. Thank you, ha. Thank you sa inyo. Kaya lang kami ng mga teacher ni mga sa Jela. The secret is, aba, sikreto sa picture taking. Pag nakita niyo yung lente, kita na kayo. 3, 1, 2, 3. Oh, God first. God first. Thank you. Thank you. Sino naman mga estudyante? Estudyante, kaliwan. Tayo, kita sa kanan. Okay, then, you stay. Stay there. Top notchers. Hindi, kasama ka na. Ginagawa na kitang top job. Halika yun. Masok pa, likod. Okay, magaling ba siguro dito? Dito po sa taas. Maganda ito, maganda ito. Thank you. Nasabi nga, kaya inibulik natin yung God first concept. Simple reason behind it is one, what a man can do, God will. Tama ba? So, yung sabihin, o hindi mo sinabi, umasa ka na lang sa Diyos, wala ka nang gagawin, kusaan ng darating, hindi ka tohin. Pagsikapan mo, gawin mo lahat ang magagawa. Do your best, and God will take care of the rest. Yun ang inano natin sa tao. Magsikap, magpusigi, one way or another, sa dami ng nangalangin sa Diyos, dahil pusigido ka, mapabibilang ka sa listahan na mapapakinggan. Kasi baka makikinig yun. Okay, itong batang to, she or he is really trying to do God first sa dulo after everything said and done. Okay, good luck sa inyo. Thank you. Sige po. Salamat po. Salamat.